kami! Mauna ka mamatay! Mauna ka mamatay! Aray ko, Nemo! Magdudugi ako sa ginagawa niyo, Nay! Nanay! Ano ko bang napanaginipan niyo kasi? Magnus! Kahit nakasara yung nakamata ko, nakikita ko pa rin yung lisik ng mga mata niya. Tapos, naririnig ko pa rin yung palademonyo niya tawa. Tapos, pakiramdam ko, ano eh, andyan lang siya o, at saka yung mga tao niya para hanapin kami ng anak ko, tapos parusahan uli eh. Nakatikim ako ng impyerno sa mga kamay ng hayop na yun eh. Ayoko na maulit. Hindi ko kaya eh. Ayoko. Hindi ko kaya. Nakinig ko kayo sa akin kung binubulabog ko kayo ng demonyong Magnus na yan sa bangungot nyo. Ako po yung magiging guardian angel nyo. Hindi po ako natatakot sa kanya. Ipaglalaban ko kayo. Bexman, wala akong bawian niya. Nandito lang po ako para sa inyo. I'll see you again next session, Miss Luisa. Sige po. Dok, kamusta po si Nanay? I'll be honest with you, Miss Greta. Although may kunting progress ng pasyente, kailangan pa rin magtuloy-tuloy ng cognitive behavior therapy na ginagawa namin. With each session, binabalikan namin yung mga traumatic events na nangyari sa kanya. Tsaka ko siya tinuturuan kung paano mag-cope sa distress. Sa isang PTSD patient na katulad ng nanay mo, hindi talaga maalis yung trauma. Ang pwede lang gawin sa ngayon ay i-manage ang symptoms para maiwasang ma-agitate ulit yung pasyente. Kaya importante na hindi ma-stress yung nanay mo. Sige, Dok. Magpapaka-good girl muna ako kay nanay kapag kaharap ko siya. Dapat bawal ang nega, di ba? Para bongga. Hindi lang yun. Kailangan maiwasan niyo rin na makakita o makarinig ng mga bagay na makakapagpa-remind sa kanya ng mga pangit na experiences niya. Kasi pwede rin yung maging trigger ng PTSD niya. Eh, Dok, ano po bang dapat kong gawin para makalimutan niya ho yung mga ganong bagay? Marami. Pwede kang magpatugtog ng favorite music niya. Pwede mo rin siyang sabayan sa mga stress-relieving exercises niya. Or pwede mo rin siyang bigyan ng mga bagay na nakakapagpasaya sa kanya dati. May naisip na ako, Dok. Buti na lang Beauty and Brains talaga ako. Sure bull po ako na magugustuhan niya po yun. Ano yun? Saan mo ba ako dadalhin, bata ka? Basta, ito, saglit lang, malapit na po. Okay. Kaya na kayo dito. Kanan. Kanan? Opo. Ayan, kalma. Ayan. Wait. Close your eyes. Close your eyes pa din. 1, 2, 3! Ah, di ba? Ang bongga, di ba? Ang ganda. Padala ba ito ng anak ko? Opo. Pinabili niya po sa akin yan kasi ang sabi niya ho, mahilig daw po kayong manahe. Ay, naku. Kilalang-kilala talaga ako ng anak ko. Kaya dapat palagi na po kayong mag-smile ha. Kasi dapat bawal ang nega, nakakatsaka. Dapat good vibes lang para bongga. Paano mo alam yan? Kami lang ng anak ko nagsasabing yan eh. Ang
totoo ko, sinyan... Ang pwede lang gawin sa ngayon ay i-manage ang symptoms para maiwasang ma-agitate ulit yung pasyente. Kaya importante na hindi ma-stress yung nanay mo. Ano po kasi, di ba, madalas ko po siya nakakasama tapos yung expression ba niya palang nahahawa na ho ako eh. Ganda, no? Ganda, ganda. Oh! Pahinga-pahinga din po pag may time. Kanina pa po kayo may ginagawa dyan, ah. Kailangan nyo na pong kumain para makainom na po kayo ng gamot. Salamat, ha. Na-miss ko kasi yung ganito, eh. Alam mo ba, tuwing nananahi ako, para ako nasa sarili kong mundo. Ano po ba yung ginagawa nyo? Ay, damit. Ito, oh. Ganda. Casual wear to ng mga pamporsyon sa pageant, ha? Ang tunay na kagandahan ay wala sa panlabas na kaanyuan, kundi nasa paglabas ko ng pintuan! And I thank you! Ay! Wow! Ngiti ba yung nakikita ko? Nako, rampa lang naman pala ng magandang dilag yung makakapagpag-good vibe sa'yo, eh. Oo. Oh. Diba? Ay, isa pa nga. Ikaw ato. Aray ko, aray ko. Aray, aray. Sakit. Wag! Gigi, enough! Naku, huwag niyo sasaktan ang anak ko! Huwag niyo sasaktan si Gigi! Wag! Huwag yung anak ko! Ako na lang! Huwag yung anak ko! Parang ako niyo na huwag yung anak ko! Po? Gigi! 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 Po? Wag! Huwag niyo! Huwag niyo saktan ang anak ko! Huwag niyo saktan yung anak ko! Huwag! Ligtas naman po kayo dito eh. Hindi na po kayo masasaktan ulit kasi nandito na po ako. Hindi! Hindi! Gusto nilang patayin si Gigi yung anak ko! Gusto nilang patayin yung anak ko! Nurse! Oo! Si Nurse! Gigi! Kailangan tulungan mo si Gigi! Tulungan mo si Gigi yung anak ko! Parang awa mo na! Ma'am, kalma lang po. Sasaktan nila yung anak ko eh. Upo muna yung po anak ko. Gusto nila patayin yung anak ko. Upo muna po kayo. Ano po bang nangyari? Ba't na-trigger na naman si Ma'am Luisa? Nurse, kunin mo saglit yung gamot ni Ma'am. Yun ko. Kasi kanina okay naman po siya. Nakangiti pa nga po siya. Tapos may bigla lang po siya naalala. Yung kanina anak po, ko. Ito po, inam po. Ano mo po kayo ng gamot? Parang awa mo na. Dalhin mo na ako sa anak ko si Gigi. Kasi gusto kong makita na ligtas siya talaga. Hindi pa kasi po pwede. Alam mo, kung talagang kakampi ka namin at kaibigan, pagbibigyan mo ako doon sa hiling ko, di ba? Sige na. Ayoko na mahiwalay sa anak ko eh. Hindi ko na po kayang matiis na makita si nani na nahihirapan. Gagawa po ako ng paraan para sabihin sa kanya na ako si Gigi. You can't do that. Gusto mo bang lumala ang kondisyon ng nanay mo? She's still in therapy. Hindi pa siya gaanong magaling, so huwag kang magmadali. E gaano pa katagal? Tita, miski yung doktor, hindi na alam yung isasagot eh. Tita, hindi ko na kayang makita si nanay na nanginginig sa takot. But how sure are you na makikilala ka niya? Paano kung bigla na lang siya mag-snap? Gigi, if I were you, just follow the doctor's advice. At makinig ka sa amin. Makinig? Tita, nagawa ko ng makinig sa inyo.
Muntik ko nang ipatanggal yung life support ng nanay ko at munti ka na rin siyang mamatay! But she didn't. Gigi, don't be stubborn. Mas madadali ang paggaling ni Luisa sa mental health niya kung susundin natin ang procedure. Wala na akong pakialam sa procedures na yan. Mas kilala ko ang nanay ko. Mas gagaling si nanay kapag nalaman niya na andito na yung anak niya. Sorry, tita, ha? Pero this time, yung desisyon ko naman ho yung masusunod at nakapag-desisyon na ako. Sasabihin ko na po kay nanay na si Greta at si Gigi ay iisa at ako yon, ako yung anak niya.